Isang mapagpalang araw sa bawat isa, welcome po sa ating FBC Online Sunday School. At bago tayo magpatuloy sa ating panibagong pag-aaral, muli po kung nais nyo pong sundan ang ating lesson na meron kayong soft copy, ay pwede po kayong mag-request at kayo na lamang po ang magpa-print at papadalan ko po kayo ng soft copy na may mga blanks po. At ngayon po ay dadako tayo sa ating lesson number 6 at pupuntahan na po natin ang personality of the Holy Spirit. So hilingin ko po na tayong lahat ay manalangin, hilingin natin ang gabay ng Espiritu Santo. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayon ay pangunahan niyo po kami. Ang aming lesson ay tungkol sa Holy Spirit na siyang marami pong mga umaatake at maraming mga may maling paniniwala. Kaya we ask Holy Spirit ang iyong guidance as we study ang salita ng Diyos na patungkol sa iyo. Kaya pangunahan niyo po kami. At nawa Panginoon, sa amin pong pag-aaral na ito ay magbigay sa amin ito ng lakas para i-share namin ito sa ibang tao. Especially yung mga hindi pa saved na makilala nila Panginoon si Jesus Christ at makita po nila ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Muli Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen and amen. So personality of the Holy Spirit. Sabi ng John 14 verse 26, sabi po ng talata, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He, referring to the Comforter, shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Mahalaga po ang persona ng Holy Spirit sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. In fact, ito po ay pumapaloob pa rin doon sa naging pag-aaral natin tungkol sa Trinity. At makikita po natin na pag ang isang tao ay mali ang Jesus Christ na kanyang sinampalatayanan, obviously, mali po yung kaligtasan na kanyang natanggap. At isa rin po sa napansin ko, pag mali yung Jesus Christ na sinampalatayanan at mali yung kinikilalang Jesus Christ, alam nyo ba, automatically, nagiging mali din yung pagtingin sa Holy Spirit. Kaya nga, di ba, mayroong mga iba naniniwala sila na ang God ay Unitarian. It means na ang Diyos ay meron lamang one person, yan yung Father. At the fact na nireject si Christ, ay automatically nireject na rin ang Holy Spirit. At meron pang isang katuruan na itong si Jesus Christ, no, at ang Father ay isang person lang. At ganun din naman ang Holy Spirit. So alam nating mali po yung mga ganung katuruan. Kaya nga dito, dinadahan-dahan natin, tinitignan natin ano ba ang sinasabi ng Bible sa God at nakita natin ano yung sinabi ng Bible tungkol kay Jesus at ngayon naman ay tinitignan naman natin ang Holy Spirit. Meron kasing mga naniniwala din na ang Holy Spirit, hindi siya Diyos, hindi rin siya person, isa lamang siyang force, isa lamang siyang kapangyarihan. At dito sa lesson natin, makikita natin na ang Holy Spirit hindi siya isang kapangyarihan o puwersa lamang na parang kagaya ng electricity o parang kagaya ng isang hangin, kundi siya ay isang person. So tingnan natin muna, pag sinabi nating person, the word person may be defined as the composite of characteristics that make up an individual personality. Yan. So para ang isa ay tawaging person, kinakailangan meron siyang tinatawag na personality. At sabi nga sa ating lesson, it is usually admitted that there are three elements of personality. Merong mind, merong will, and emotion. Kaya nga po ang tao ay person dahil ang tao merong mind, merong will, at may emotion. Ganun din po ang mga angels at even ang mga fallen angels, pati ang demons. Sila ay merong mind, merong will, and emotion. Kaya sila ay person. At syempre, yung God na ating sinasamba, ay makikita nating merong mind, will, and emotion
kung pag-aaralan natin ang sinasabi ng Bible. At same with the Holy Spirit, at yan po makikita natin sa ating pag-aaral ngayon. So the Holy Spirit is more than a godly influence. Higit lang po kasi iba, parang tingin na influence ng ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person for the following reason. So magtitingnan po tayo ng mga basic, although ito pong ating lesson ay masasabi nating shortcut or pinaiksi. Mahaba pa po ito. Pero dito po sa ating lesson, I believe na sapat na ito para makita natin that the Holy Spirit is a person. Hindi lang siya isang kapangyarihan, hindi lang siyang isang kumbaga isang influence, kundi siya po ay isang persona. At gaya nga ng paniniwala natin sa doctrine of the Trinity, there is only one God in three distinct person. Yan po yung Father, yung Son, at ito pong pangatlong persona, which is the Holy Spirit. So number one, ang Panginoong Jesus mismo, Jesus Christ, referred to the Holy Spirit as a person. So makikita natin kung paanong ituring, kung paanong ipakilala ni Jesus Christ ang Espiritu Santo in the Bible, obvious po na hindi lang siya isang kapangyarihan, hindi lang siya isang puwersa, kundi isa siyang persona. Tingnan niyo po ito, yung mga ginamit ni Jesus na salita na hindi mo pwedeng gamitin sa hindi person. Like for example, electricity or water. Tingnan po natin yung verse. Number John chapter 14 verse 16 to 17. Sabi ng Bible, "And I will pray the Father, and He shall give you another comforter." Ano pong gagawin? "That He may abide with you forever." So ang Holy Spirit, itong comforter na to, He will abide with you forever. Tingnan niyo po, ginamit yung salitang comforter, mang-aaliw. So dyan pa lang po makikita na natin na kinikilala ni Jesus Christ, the fact na tinawag niyang comforter ang Holy Spirit, yan po ay maia-apply lamang sa isang persona na nagbibigay ng comfort o nagbibigay ng kaaliwan. Hindi lang yan, tuloy natin. "Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him." Tignan niyo po yung ginamit. Him. Ye know Him. So hindi mo pwedeng tawaging Him or Her. Pag hindi namang person, the fact na tinawag siyang Him. "For He dwelleth with you and shall be in you." Napansin niyo yan? Ginamit po yung pronoun na Him or He. Ibig sabihin, si Jesus Christ mismo ay kinikilala niyang person ang Holy Spirit. Another, in John 16, 7 to 8, at magja-jump po tayo ng 13 to 15. Tinan niyo po sa verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you." So, talagang inuulit-ulit po, binibigyan ng diin ng scripture o mismong ni Jesus Christ na ang Holy Spirit is a person. "And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment." Sabi pa rito, "Howbeit," verse 13, "when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come." So kitang-kita nyo talaga ang Holy Spirit ay person. "He shall glorify Me, for He shall receive of Mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are Mine, therefore said I, that He shall take of Mine, and shall shew it unto you." So dito po, makita natin the fact na ginamit po yung He, the pronoun, sa Holy Spirit, hindi siya isang puwersa, hindi siya isang kapangyarihan. Hindi mo pwedeng gamitin yung He, or She, or Him, or Her sa water, sa electricity, sa force. Hindi pwede kasi hindi naman sila person. Pero the fact na ginamit ito sa Holy Spirit, mismong si Jesus Christ, tinuturo niya
na ang Holy Spirit is a person. Another, the Holy Spirit has the three elements of personality na napag-aralan o nakita na po natin kanina sa introduction. Tingnan nyo po ah. Number one, the Holy Spirit has a mind. Ang Espiritu Santo ay may isip. Tingnan nyo po ang nakalagay sa Romans chapter 8, verse 27. Sabi ng Bible, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Pero pansinin nyo po yung part na the mind of the Spirit. Merong kaisipan ang Espiritu Santo, kaya hindi siya isang puwersa lang. Hindi siya isang kapangyarihan lang. Meron siyang isip, therefore person po ang Holy Spirit. Another, the Holy Spirit has a will. Meron siyang sariling kalooban. May will po siya. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 12 verse 11, but all this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will, sa kanyang ibig. So may kalooban po ang Espiritu Santo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na hindi nila pinapaniwalaan that the Holy Spirit is a person. Hindi po person siya. The fact na dito, ginamit yung he at saka yung will, may sarili siyang kalooban. Another, the Holy Spirit has emotions. Meron pong pakiramdam. May damdamin ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Romans 8, 26 to 27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So makikita nyo po, no, the fact na ang Holy Spirit ay meron siyang hibik, siya may groanings. Siya po ay isang person sapagkat nagpapakita ito ng Espiritu Santo po ay merong emotion. Tuloy po natin. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. He maketh intercession, na mamagitan po siya, naiintindihan niya, nauunawaan niya yung ating mga damdamin, ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga problema. Next verse, Romans 15:30. Sabi ng verse, now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake and for the love of the Spirit. Aba, umiibig po ang Espiritu Santo. Kaya talagang hindi siya isang puwersa, hindi siya isang kapangyarihan. Alam niyo po, ang kuryente ay nagmamahal pero hindi siya umiibig. Alam po natin yan dahil siya isang hindi siya isang person, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Holy Spirit, hindi, nagmamahal siya kasi siya ay isang persona. Tingnan niyo pa po isa pang talata. Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God. Tingnan niyo ah. Huwag daw ninyong pighatiin. So napipighati ang Espiritu Santo, may damdamin siya, kasi kung siya ay walang damdamin, hindi siya mapipighati, hindi siya magigrieve. So diyan pa lang, pasok po na ang Holy Spirit ay nakita natin sa definition ng person, meron siyang mind, meron siyang will, at meron siyang emotions. Number three, tingnan po natin, the Holy Spirit performs actions that only a person can perform. Ayan, so makikita natin, may mga pagkilos, may mga ginagawa or nagagawa sa Espiritu Santo na imposible po na magagawa ito ng isang puwersa lamang o isang kapangyarihan lamang. No, the Holy Spirit is a person. So makikita po natin, una po, the Holy Spirit searches the deep things of God. So sinasaliksik ng Espiritu Santo yung mga malalalim patungkol sa ating Diyos. Kaya nga dito makikita natin, no, 1 Corinthians 2:10, but God hath revealed them unto us by His Spirit.
For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. So sinasaliksik ng Espiritu Santo, hindi po magagawa ng hindi person ang mag-search. Tanging ang person lang po ang nakakagawa niyan. So the Holy Spirit is person. Another thing na makikita natin, the Holy Spirit can speak. Pwede pong mangusap ang Espiritu Santo. In fact, makikita natin dito sa Revelation 2:7. Sabi po ng verse, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. So nagsasalita ang Espiritu Santo unto the churches. That's why dito po makikita natin na ang Espiritu Santo ang siyang nanguna sa mga writers ng scripture para ito ay maisulat nila. Siya'y nangungusap sa kanila at ganun din po sa atin. Sa ating panahon, ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng Biblia. At syempre sa Biblia po, pag ito'y binasa natin, pinakinggan po natin, yan po ang gagamitin ng Espiritu Santo para mangusap sa atin, para ipaalala sa atin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang mahalaga na nagbabasa tayo ng Bible, tayo ay nakikinig ng preaching, kasi ano yung ipapaalala sa atin ng Espiritu Santo kung wala tayong pinag-aaralan na salita ng Diyos? Tandaan po natin, mangungusap lang ang Espiritu Santo kung tayo po ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang Holy Spirit, siya ay isang person kasi siya ay nangungusap, siya ay nagsasalita. At nakita natin during the time of John, nung sinulat niya po yung Revelation, ang Holy Spirit ay nakikipag-usap sa churches or particularly sa seven churches na pinadalan po ng writings na ito. Hindi lang po yan. Number three, the Holy Spirit testifies. Tignan po natin. John 15 verse 26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, ano pong gagawin ng Holy Spirit? He shall testify of me. Siya magpapatotoo sa akin. So nagtitestify siya, nagbibigay siya ng patotoo kasi nga siya ay isang person, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, pag nakikinig tayo ng preaching, no, although nakakapakinig tayo ng mga preachers, ng mga pastor, pero ang totoong ating, ang nagtotong nagtuturo o ang totoong nagtitestify tungkol kay God is walang iba kundi ang Holy Spirit. Hindi lang yan, related din po dito, yung nagtuturo, teaches. John 14:26, sabi ng Bible, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Anong gagawin ni Holy Spirit? Anong gagawin ng Comforter? He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So siya yung ating tunay na tagapagturo. Ang mga pastors, mga preachers, sila po'y mga instrumento lang ng Diyos, pero ang tunay na nagtuturo sa atin, ang tunay na nagbibigay ng illumination, nagbibigay ng understanding sa atin bilang mga anak ng Diyos, ay walang iba kung hindi ang Holy Spirit. Kaya mahalaga po ang ministeryo ng Espiritu Santo dahil siya ang tunay na tagapagturo. Kaya nga makikita natin na sa mga kulto, di ba? Makikita ho natin na sila, bagamat sila ay nagtuturo, pero bakit mali yung kanilang turo? Kasi wala yung tunay na nagtuturo, which is the Holy Spirit. Kasi kahit basa ka ng basa ng Bible, pag wala kang Holy Spirit, wala kang tunay na tagapagturo, aba maraming mga cultists, ang gagaling nila mag-quote ng mga verses, ang galing nilang magpaliwanag, ang galing nilang magbaluktot, pero hanggang utak lang po yan. Iba yung merong Holy Spirit na nagtuturo, na naggagabay sa mga nag-share at saka sa mga nakikinig. Kaya nga, makikita natin, mahalaga sa nagtuturo sa Bible, mahalaga sa nag-aaral ng Biblia, ligtas para merong
Espiritu Santo na tunay na nagbibigay ng kaunawaan at tunay na gumagabay sa isang mananampalataya. Next po. Hindi lang yan, kundi number 5, the Holy Spirit leads and directs. So ang Espiritu Santo, makikita natin, siya ay nangunguna at gumagabay sa kanyang sa mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans 8:14. For as many as are led, pinapatnubayan by the Spirit of God, they are the sons of God. Yan ang malaking pagkakaiba ng anak ng Diyos. Diba? Naalala niyo yung mga lesson pa natin ng mga nakaraan. Kailan ba nananahan sa atin ang Espiritu Santo? The moment you receive Christ, no, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Savior, nagtiwala ka sa Kanya, nanampalataya ka kay Jesus Christ na siya lamang namatay para sa iyong kasalanan at siyang magdadala sa iyo sa langit, alam mo, automatically ang Holy Spirit ay mananahan sa iyo. At hindi lang yan, kita natin dito, tuturuan, gagabayan, papatnubayan tayo ng Holy Spirit. Kaya importante po ang Holy Spirit, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Next po, the Holy Spirit commands. So makikita din po natin na may mga talata din sa Bible na ang Holy Spirit ay naguutos po siya. Alam niyo, kung pwersa lang siya, kung siya ay kapangyarihan lang, gaya ng paniniwala ng iba, posible po yan na siya ay magko-command. Tingnan niyo po at John 16 verse 6 and verse 7. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden. So nagbabawal po ang Holy Spirit of the Holy Ghost to preach the word in Asia. After they were come to Mysia and assayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. So makikita natin dito na ang Holy Spirit, ginagabayan niya po ang kanyang mga lingkod. Siyempre, tandaan niyo po no, na kumbaga mahalaga na ang Holy Spirit ang nagagabay sa iyo. Kasi dito, merong tamang panahon, may tamang oras ang Holy Spirit. So there are times na pipigilan niya muna ang kanyang mga lingkod na wag pupunta doon sa lugar niya kasi hindi pa tapos ang misyon. Meron siyang plano. At dito po makikita natin, inuutusan niya ang mga disciples ng Panginoon. Inuutusan niya sila, ang mga lingkod ng Panginoon, na huwag mo nang pumunta doon sa mga lugar na nabanggit dahil yan po ay alam ng Holy Spirit ng kanyang ginagawa. In other words, siya kasi naguutos. Siya kasi ay isang person, hindi siya isang kapangyarihan lamang, hindi siya isang puwersa lamang. Hindi lang yan ha. The Holy Spirit can be blasphemed. Ayan po, medyo familiar itong verse na to in Matthew 12:31. Nasabi dyan, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. So meron palang blasphemy of the Holy Spirit. So iba-iba man po ang pananaw ng mga scholar kung ano ito. At hindi yan ang topic natin sa ngayon. Ang gusto na natin bigyan ng pansin ay, ang Holy Spirit, siya po ay nabablaspheme. Namumusong, kumbaga, may mga tao na gumagawa ng pamumusong sa Espiritu Santo. So kung siya ay hindi person, kung siya isang puwersa lamang, kung siya ay isang siya ay kapangyarihan lamang, aba, wala siyang blaspheme. Kaya nga 'di ba, may mga ibang tao, minumura pa nila yung kuryente, no? Yung galit na galit sila dahil nagtataasan ng kuryente. Kahit na magalit ka sa kuryente, magalit ka sa hangin, magalit ka sa tubig, walang response na mangyayari kasi hindi naman sila person. Hindi kagaya ng Holy Spirit, aba, meron palang blasphemy against the Holy Spirit. Hindi lang yan, makikita pa natin, the Holy Spirit can be lied to. Aba, pwede palang makapagsinungaling sa Holy Spirit. Tingnan nyo po dito sa Acts 5:3. Familiar din itong verse na ito tungkol kay Ananias. Sabi rito, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? So dito makikita natin si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. So kung ang Espiritu Santo, gaya na sinasabi ko kanina pa, kung siya ay puwersa lamang, kapangyarihan lamang,
hindi siya ma hindi mo kaya or hindi na tayo magsisinungaling sa kanya kasi hindi naman siya person. Pero the fact na binanggit ito ng verse, talagang ang daming patunay ng Holy Spirit ay isang persona, siya ay hindi lang isang kapangyarihan or puwersa. So pwede magsinungaling sa kanya. Next. The Holy Spirit calls men to work and gives them task. Ayan po, makikita natin sa Acts 13 verse 2, and they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, "Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them." Ayan. So ang Espiritu Santo ang tumawag sa kanila. At ganun din po sa atin. Hanggang sa ngayon, it's the Holy Spirit na siyang tumatawag sa atin na magsuko ng buhay sa Kanya, na maglingkod po sa Kanya. Ginagawa pa rin po yan ng Espiritu Santo hanggang sa ngayon. At panghuli po, mga kaibigan at mga kapatid, the Holy Spirit convicts sin. Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible in John chapter 16, 7 to 8. "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Malinaw po dito, no? Na ang reason, isa pala sa mga reason kung bakit ang Panginoong Hesukristo kailangan niyang bumalik sa heaven physically, sapagkat darating din ang Holy Spirit. Kaya nga sabi niya, if I go not away, the Comforter will not come. So talagang may kanya-kanyang kapanahunan, panahon ng God the Father, panahon ng ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Sa ating panahon, ang kumikilos po sa atin, ang Holy Spirit, although alam natin na bagamat ang Holy Spirit ang kumikilos, magkakasama pa rin po ang Trinity. At yan po ay kumikilos sila. At ang pinaka-front, kumbaga ng ating panahon, is the Holy Spirit. In fact, even in the Old Testament din, ang Trinity ay kumikilos. Kahit nung panahon ni Jesus Christ, still ang Trinity ay kumikilos. Pero kumbaga ang front nung panahon ng Gospel ay si Jesus Christ. At sa ating panahon, hindi natin nakikita si Jesus Christ, hindi natin nakita ang Holy Spirit. Pero alam natin na ang Holy Spirit ang siyang kumikilos sa ating panahon. At tuloy po natin. So, next, sabi po ng verse 8, "And when He is come," ano daw po gagawin ng Holy Spirit? "He will reprove." Yan yung nagko-convict. "He will reprove the world of sin and of righteousness and of God." Yan, susumbatan ng Espiritu Santo ang daigdig. Kaya makikita po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang Espiritu Santo ay siya pong, di ba pag nakikinig ng preaching, pag meron ka nakikinig na nangangaral ng salita ng Diyos, di ba merong mga nakokonvict sila, nasasaktan sila, nagigilty sila. Bakit po nangyayari yung kasi merong Holy Spirit na nangungusap, merong Holy Spirit na nagko-convict o nagre-reprove dun sa mga taong nakikinig. So ilan lamang po yan, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga nakita natin na ginagawa ng Holy Spirit na nagpapatunay na siya ay isang persona. Hindi siya isang kapangyarihan lang, hindi siya isang, although may power siya, no? Pero hindi siya yung kapangyarihan lang, hindi siya isang force lang o puwersa lamang. Siya ay Holy Spirit, the third person of the triune God or the Trinity na atin pong sinasamba in the Bible. So putulin po muna natin ang ating pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo at next Sunday po or next week po ulit ay makikita natin o pag-aaralan po natin ulit ang ilan pa sa mga additional na basic information about the Holy Spirit. So sa atin pong pag-aaral, huwag kalilimutang mag-attendance. Padala lang po yung pangalan sa akin pong private message gaya na ginagawa natin noon. Yan po yung format, pangalan, date, kahit yung oras lagay nyo rin at yung title po ng lesson for today. Kaibigan, kapatid, maraming salamat sa iyong pakikinig. Nawa tayong lahat ay lumago at tumibay sa ating pagsunod sa Panginoon. God bless us.